Sa gitna ng kalituhan, muling sinabi ni LTFRB Chairman Martin Delgra na posible pa rin makapasada ang mga tradisyonal na jeep sa susunod na linggo. Kung totoo man, magandang balita po ito sa mga jeepney driver na desperado nang makabalik sa kalsada. Nakatutok si Katrina Son. Halos mawalan na ng pag-asa ang grupong ito ng mga jeepney drivers sa Mandaluyong kung makakabalik pa sila sa lansangan. Lalo't magkakaiba ang sinasabi ng mga opisyal ng gobyerno. Sinasabi ng LTFRB, makakalabas na. Tapos biglang nagsabi si Secretary Roque, hindi. Hindi sila nagkakasundo. Sinasabi kasi ni LTFRB Chairman Martin Delgra na papayagan ng makapasada ang mga traditional jeep sa susunod na linggo. Pero kinontra ito ni Presidential Spokesman Harry Roque na nagsabing mga UV Express muna ang papayagang makapasadang muli. At kung kulang pa, saka lamang ikokonsiderang ibalik ang mga jeep. Anong ginagawa nila sa amin? Para lang kaming pinagpapasabasahan. Diba? Kaya ang kanyang grupo, pinasok na ang pagbabarbecue para may panlaman sa sikmura. Ang puhunan sa ihaw-ihaw, ang kanilang nakuhang ayuda mula sa LGU. Baka sakali kami, baka lumago, kahit paano-paano, meron may pang-araw-araw pambili mula ng mga gulay-gulay. Napakahirap talaga pag wala kang inaasahan. Pero hindi tulad nila, merong mga tsuper na hindi agad nakakahanap ng ibang mapagkakakitaan. Si Anthony ni Maria, pamamasada lamang ang ikinabuhay ng 20 taon. Ang kanyang jeep, ipinarada na lamang sa bangketa sa Quezon City at dito na rin siya tumira. Alos na 4 na buwan ang kami nakatira dito sa jeep. Sobrang hirap. Sobrang tagal na eh. Wala nang kita kahit 5 luling. Kaya wala talaga. Eh lalo na ngayon, parang hindi yata pangkabiyahe yung jeep. Ang mga jeepney driver na ito sa Maynila, naiisip ng mamalimos, pero takot naman daw silang mahuli. Baka kami magaya dun sa ibang grupo na kami mahuli, tapos ikukulong at magkakasakit pa kami ron sa loob. Kaya ipinaskil na lamang nila ang kanilang mga panawagan sa mga karatula. Umaalma na rin ang iba't ibang mga transport group. Naniniwala daw silang paraan ito ng gobyerno para i-phase out ang mga tradisyonal na jeepney para mapalitan ng modern na jeepney na bumabiyahe na sa ngayon. Nananamantala dito sa nagagarap na COVID crisis para i-phase out ang mga jeepneys at tanggalan ng gawing permanente ang kawalan ng kabuhayan ng ating dandan yung mga jeepney drivers. Sinasabi ng ibang mga membro ko na kung hindi na kami papalabasin, ma'am, eh siguro dapat lang bigay na lang namin sa kanila yung sasakyan namin at talagang patayin na nila kami. Isa sa idinadahilan ng gobyerno laban sa mga tradisyonal na jeep ang kaligtasan nito sa kalye. Sa isa namang pahayag, sinabi ni DOTR Assistant Secretary Goddess Libiran na ginagawa lang daw nila ang tama. Ang mga luma at kakarag-karag daw na jeepney ay nakakamatay dahil daw sa air pollution. Madalas din daw nasasangkot ang mga lumang jeep sa mga aksidente dahil sa kakulangan ng maintenance. Kanina, sinabi pa rin ni LTFRB Chairman Martin Delgra na posible pa rin makapasada ang mga traditional jeep sa susunod na linggo. Kailangan susundin natin yung mga polisiya na yan pagdating sa pagbubukas ng public transport. Apo. So mga lugar na may bus, una natin yung bus. Kung wala or kulang, yung modern jeepney po. Kung kulang o wala, doon na tayo bababa sa UV o kaya sa traditional na jeepney. Panawagan ng mga jeepney drivers, sana raw ay huwag naman kunin sa kanila ang tanging pinagkukunan nila ng hanap buhay. Sana rin daw ay mabigyan sila ng mas malinaw na plano at suporta ng pamahalaan. Katrina Son, Nakatutok, 24 Oras.